What's up mga chong? It's your boy Brian Ochil, muling nagbabalik after 2 years ng hindi pagbablog. So, yung mga chong, makikita nyo naman sa thumbnail natin, sa title natin na nabenta na natin si Sumit, yung R15 V3 natin. 2019 model and 6 years na siya akin mga chong yung R15 V3 natin na si Sumit. And then, nabenta natin siya sa tropa. So, mamaya malalaman nyo kung magkano ko siya nabenta. At kung ano yung reason kung bakit binenta ko siya ng gantong price. Ang reason muna bakit binenta ko na yung R15 dahil hindi ko na talaga siya nagagamit. Nakatambak lang siya sa garahe. And may isang tropa tayo na tinanong ako kung nasa akin pa ba yung R15 and nataon na iniisip ko na ibenta yung R15. Nung mga last year mga chong, ang benta ko sa kanya is medyo mataas pa kasi ilang years pa lang naman noon, nasa 110, 105 ganun pa lang yun. Ganun yung bentahan dati ng R15. Ngayon, yung odometer or yung tinakbo ng R15 ko is around 38,000 na. For 6 years, hindi na rin siya masama for 6 years kasi, di ba, kung isipin less than 10,000 kilometers or mileage yung natakbo niya per year. Kung i-estimate natin, i-average natin mga chok. So, goods na goods yun. Medyo sariwa siya nasasabihin kung compare natin sa ibang unit na meron sa market ngayon. And then mga chong, ano ba yung maganda dito sa R15 ko? Kaya masasabi ko na sulit and talagang swerte yung nakakuha na itong motor na to. Kasi bukod sa ako yung may-ari, ako yung first owner, for all stock yung motor mga chong. Yung makina niya all stock talaga. Kompleto na, andyan na yung plaka, nakakabit na. So wala ka nang magiging problema, sasakyan mo na lang talaga. Gas and go. Ang naging problema lang nito dati is yung kanyang fuel injection, which is meron akong video nun na pinalitan ko dahil karoon ng tubig sa sa tangke ko. So kailangan palitan yung fuel pump pala, yung fuel pump niya. So yun, lubasos lang ako doon ng mga around, hindi ko na matandaan, mga 2K ata or 2.5 something like that. And then aware naman yung nakabili na merong drop yung motor, may temp lang yun. So all goods naman sa kanya. Ang mga kailangan lang palitan doon mga chong, ito, papakita ko yung mga features. Unang-una yung upuan, so around mga 1K siguro mga gastos niya dito kasi dito sa nilipatan namin mga chong, wala nang bubong yung garahe. So yan, nauulanan siya. Tapos siguro kailangan na rin palitan yung brake pads. So magkano lang naman yung brake pads harap likod. Tapos gulong sa likod mga chong. Yung rear tire niya kailangan na rin palitan. So kung Pablo Rosso Sports pa rin yung gagamitin, siguro around mga 4K sa likod. Yung harap okay na okay pa. Yun lang, clutch lining, siguro medyo matigas na rin yung clutch niya. So yun, kailangan na rin palitan. Tapos yun, may mga konting kalawang which is normal sa mga na-stock na. Pero goods na goods yung motor talaga. Kung hindi ka sobrang selan na, and kung mas importante sa yung performance ng motor and yung makina, okay na okay ka dito. Na mapapahiya. So yun nga, sa price, bali binigay ko sa tropa ng 78. Ang bentahan ko sa kanya, 80K gano'n. Pero yun, umiret, umawad, naging 78 na lang para sa version 3, 38,000 kilometers na auto. And meron kaming special agreement mga chong. Hindi niya sa akin binayaran ng buo. So ayun, nag-down payment siya sa akin. Hindi ko nasasabihin kung magkano yung dinown. Basta may kulang pa siya sa akin, which is tiwala naman ako sa kanya dahil matagal na kami magkailala. Subscriber ko din dati yon, inenta niya yung R15 dahil emergency. And then, kailangan niya ulit ng R15 ng service. And kung next step yung magiging sunod na motor ko mga chong, hindi ko pa alam sa ngayon. May pinaggamitan ako ng pera, so wala pa akong idea kung anong motor ang bibilin ko. Sana makabili ulit tayo ng sports bike kasi gusto mo sa talaga yung sports bike. Hindi ko pa afford ba nga chong yung mataas na CC, yung mahal na motor. Wala pa. Gusto ko magkaroon ng 2.5R or 4RR pa. So, meron tayo mas mga importanteng bagay mga chong na kailangan unahin. Siguro kung bibili akong motor, baka mag-basic na motor lang muna ako. Or Raider. Naisip ko Raider Click. Pero ADV. Yan. Mga nasa isip ko ngayon. Pero kung kuha ko ng sports bike, syempre, next na kukunin ko na yung Expressway Legal na. Baka CF Moto 450SR, RC390, R3, Yamaha pa din. R3 kukunin natin kaso hindi siya Expressway Legal kung malakas ng loob natin. And Ninja 400, parang malabo nun sa Ninja 400 or Ninja 500 mga chong. Kasi, ewan ko lang, parang hindi ko trip yung Ninja 400 or Ninja 500. Kung siguro kung magaganon ako, edi mag CF Moto 450SR na lang ako. Or, ayun, 2.5R kung
sa probinsya naman ako nakatira mga chong, okay na okay siguro yung 2-5R sa akin. Dahil di naman ako dumadaan ng expressway. Sa Pais, yung 4R naman, parang malapit na sa presyo ng 2-5R. So parang goods na goods din yung 4R. Meron pa akong isang, meron pala akong dalawang minamata, which is yung Cove 450RR. Maganda rin siya, nakakita na ako sa personal. Medyo, parang magkasing laki lang naman sila ng 4RR. Pero parang nagagandaan ako sa forma na ito kasi mukha siyang CB1. Unong ting ko talaga mga tiyong sa malayo, parang yung CB1000R. Fireblade. Ganda talaga, promise. Tapos yung likod niya, parang Ducati. Ganun yung itsura niya. Aggressive. Compare kay 4R, mas aggressive yung riding position niya. Or meron yung bago yung CF Moto, yung 650cc nila, nakalimutan ko yung pangalan. So yun, tinitignan ko rin sa ngayon. Wala pa akong naisip na motor talaga. Siguro palipasin ko muna yung this year bago ako mag-decide na kumuha ng motor or something. Basta yung mga chong, kuha tayo motor. Di tayo pwede walang motor mga chong. Paala mga chong. See you on the next vlog. Bye!